sa pumapupalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid ko at mga kaibigan. Mahalagang tayo po ay dumulog sa Panginoon sa umaga, mga kapatid ko, at ating pong pasalamatan ang ating mahal na Diyos. Magandang tayo ay makipag-usap sa Kanya at iparating ang Kanya, ang ating pong mga hinaing, ang ating mga pasalamat. Mainam din po na atin din pong mapakinggan ang Kanya pong banal na salita. Ayan. Communication is always good when it is two-way. Ayan. Nakikinig at nagsasalita. So kapag tayo po ay nananalangin, tayo po ay nagsasalita at nagpapaabot ng ating concern sa Diyos. Pero kung tayo po ay nagbabasa ng Kanyang salita, tayo po ay nakikinig sa Diyos. Ayan. So, ngayong umaga nais naming batiin si Ninang Jasmine Marquez, watching from Bukal, Maragondon, Cavite, at lahat po ng mga taga-Bukal at taga-Maragondon, si Ate Gina Patron. Binabati din namin mula pa sa ibang bansa, si Sister Agnes Dulay Manuel. Ganon din si Ate Kirstel. Ayan, lahat ng mga taga-Buho, ano po, lahat ng taga-Silang Distrito at lahat ng taga-Magallanes, taga-Balubad, taga-Bulihan. Good morning po sa inyong lahat. Yes, si Sister Agnes ay watching from Kuwait. Yes, pagbalain po sana tayo ng ating mahal na Diyos. So we'll start our morning gem ngayon po sa pamamagitan ng dalawang awit, I should say. We'll sing Come Thou Fount of Every Blessing. Come Thou Fount of Every Blessing, change my heart to sing Thy grace. Strings of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me ever to adore Thee. Naniniwala ako na tayo po ay hindi kakapusin sa mga pagpapalang nais natin sa buhay. It is nice to discover Him. Ano po? We know Him, but it is nice to keep on discovering all His attributes, ang lahat ng Kanya pong kakayanan, lahat ng Kanyang likas, lahat ng Kanya pong yung Kanya pong identity bilang ating Diyos. Discover Him today. And now we'll be singing the song I've Discovered. Mankind is searching every day in quest of something new. But I have found the living way, the path of pleasures true. Discover the way of gladness. I've discovered the way of joy. I've discovered relief.
Salamat at nagpupuri sa inyong dakilang pangalan, sa inyo pong dakilang pag-ibig at sa inyo pong kabutihan na patuloy niyo pong pinapadama sa bawat isa sa amin. Salamat po na kami po inyong ginising sa umagang ito at kami po muli ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Naway, tulungan niyo po kami, puspusin niyo po kami ng inyong Santong Espiritu upang aming maintindihan, maunawaan ang mga mensahe na gusto niyo pong iparating para sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Nadalangin ko din po ang aming pong mga kasama sa aming sa Morning Gem, sa aming pag-aaral na way. Tulungan niyo po ang bawat isa, ingatan niyo po ang bawat isa. Panginoon, salamat po sa inyo pong patuloy na pagbibigay ng mga pagpapala. At salamat na kami po inyong patatawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ay aking samutiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong mapagpalang araw ng Monday sa inyo pong lahat, mga minamahal na mga kapatid ko at mga kaibigan. Alam nyo, ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay mahalaga. Isa pong paalaala kung sino tayo at paano dapat tayo mamuhay, mga kapatid ko. So ngayon pa lamang, if you have a friend or kapatid na nais nyo pong bahaginan ng atin pong pag-aaral, ay maaari po kayong mag-share, mga kapatid ko, ng atin pong pag-aaral sa pamamagitan ng pag-share lamang. Ayan. So ngayong umaga ay ang pamagat ng atin pong pag-aaral ay Christian citizenship. Okay? So alam nyo, mayroong sabi ng isang kakilala kong pastor. Sabi niya, by blood, I am an Indonesian citizen. Yun ang sabi niya. By heart, I am a Filipino citizen. Sapagkat siya ay nag-asawa ng Filipino, Filipina, at siya po ay napakatagal na dito sa Pilipinas at dito na nag-retire. Sabi niya, by age, I am a senior citizen. Yun ang sabi niya. But spiritually, ay my citizenship is in heaven. Alam niyo, noong nabasa ko yung kanyang sulat na yon sa kanyang profile, he is a pastor. Ang sabi ko, napakaganda naman itong kanyang sinulat na ito. Sabi niya, by blood, he was an Indonesian citizen. By heart, he is a Filipino citizen. By age, siya ay senior citizen. Ngunit sa kanya pong pagiging Kristiyano, sabi niya, siya po ay isang citizen of heaven, mga kapatid ko. Hindi ba napakagandang pakinggan? Na kung alam natin na tayo ay senior citizen, tayo po ay mayroong mga pribilehiyo na wala sa hindi pa senior citizen. Alam nyo, pagka ikaw ay isang citizen sa isang bansa, mga kapatid ko, mayroon kang pagkakakilanlan. Ayan. Hindi ba? Kaya, I will be identified, one of the reasons I can be identified as a Filipino, because I can speak Filipino. Hindi po ba? Yes, isa lamang po yan. Marami po kasi ang mga nakapagsalita din ng Tagalog or ng Cebuano, pero hindi sila Filipino. But, especially kung ikaw ay talagang marunong at magaling, ay mapapagkamalan kang Filipino. Pero, hindi ka lang nagsasalita dahil maalam ka, kung hindi dahil talagang ikaw ay Filipino. Hindi ba? Ganyan, mga kapatid ko. Ang pananalita ng isang citizen sa Pilipinas o ang salita ng isang Filipino citizen ay sabihin natin, hindi man siya Tagalog speaking, pero nakakaintindi at marunong mag-Tagalog. Whether ikaw ay Ilonggo, Cebuano, o anuman, Bicolano, o Ilocano, ikaw ay marunong mag-Tagalog dahil ikaw ay isang Filipino.
Di po ba? At kapag ka ikaw ay Filipino, kilala ang mga Filipino na hospitable. Yun pong pagiging, ano tawag niya? Tayo ay tumatanggap ng bisita at pinapakain, inaalagaan. Ganyan po tayo. Ganyan po ang mga Filipino. Kilala tayo sa ganyan. At marami pong mga foreigner ang nagpapasalamat dahil ang mga Pilipino ay sobrang kababait daw. Sana all. Di ba? Eh, ano pa ang pagkakakilala sa atin? Sabi ng at sa atin sa paaralan, tayo po ay mga kayumanggi. Yan, hindi tayo sobrang sunog, hindi naman tayo sobrang ay kulang sa pagkaluto. Yan ang sabi ng story, di ba? Ang mga Amerikano daw ay noong isinalang ay hindi pa masyadong luto, kinuha na. Yung iba naman ay medyo tutong na saka pa na ahon. Pero ang mga Pilipino daw, tamang-tama ang pagkaluto. Hindi ko alam, yan ay mga alamat, mga kapatid. Pero diyan tayo kilala. Kilala tayo na tayo ay kayumanggi. Kilala tayo na tayo po ay hospitable. Kilala tayo na tayo po ay kaya sa ating pananalita, mga kapatid ko. At meron tayong kultura na hindi natin masyadong mai-explain kung ano talaga tayo. Pero nais kong sabihin sa inyo, isa sa mga palatandaan na ikaw ay Pilipino, ikaw po ay malapit at close ang samahan ng pamilya. Ayan, very family-oriented ang mga Filipino, mga kapatid ko. Now, dahil ito po ay Christian citizenship, paano po ba natin na kikilala? Ano po ang pagkakakilanlan ng isa pong citizen ng langit? Now, turn your Bibles with me in the book of Philippians chapter 1. Philippians chapter 1. Ito po ang sabi ni Apostle Paul, mga kapatid ko. At nais ko pong sama-sama nating pag-aralan. Ayan. Philippians chapter 1. At ang talata po ay makikita natin sa 27. Si Apostle Pablo ay mayroon po siyang mga sinabi prior to that. At yun po ang ilan ay yung mga napag-aralan natin nung huling pag-aaral natin. Ang sabi niya, above all, higit sa lahat. Marami kayong alam. Marami akong alam, sabi ni Apostle Paul. Marami na akong nasabi sa inyo. Marami na rin kayong napakinggan sa akin. Ang sabi niya, but above all, higit sa lahat, on top of all that I have told you, sabi niya, you must live as citizens of heaven. Yan ang sabi niya. Yan ang sabi dito sa New Living Translation. Dito po sa New International Version, ito matindi ang kanyang sinabi. Kung ang sabi dito sa New Living Translation, babasahin ko po ng diretso. Above all, you must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news about Christ. Then whether I come and see you again or only hear about you, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose, fighting together for the faith, which is the good news. Yan ang pagkasalin dito po sa New Living Translation. Sa NIV, mga kapatid ko, maganda rin ang pagka-translate. Alam niyo ang sabi? Ang sabi niya, kahit anong mangyari, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Kahit anong mangyari, umayos, gumawi kayo na karapat-dapat sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Paano? You must live as citizens of heaven. Alam nyo, meron tayong mga kapatid, meron tayong mga kamag-anak na citizen na po sila ng ibang bansa. Meron sa Amerika, meron na silang green card. Yung iba naman po ay pinipetisyon pa lang. At alam nyo, kapag ikaw ay nag-a-apply para ikaw ay maging isang citizen sa ibang bansa, you should be acquainted kung paano ang kanilang batas. You should be acquainted, you should be willing to accept their culture. Hindi ba?
Kaya minsan yung iba naman ay ayaw mang ibang bansa sapagkat ayaw nila na ang kanilang mga anak ay magkaroon ng kulturang hindi na katulad ng kulturang Filipino. Mayroon namang iba na dual citizenship, kaya nakukonfuse sila kung saan nila ilalagay yung kanila pong, saan sila mag-ano ng kanilang allegiance. Hindi ba? Pag naglaban yung dalawang bansa, hindi nila maintindihan kung kanino sila kakampi. Sapagkat dual citizenship sila. Dalawa ang kanilang citizenship. Nais kong sabihin sa inyo mga kapatid ko, tayo po ay mga citizens ng kung saan man tayong lugar naroon o ano talaga ang citizenship natin. Pero nais kong sabihin sa inyo, mayroong sinabi si Apostol Pablo at nais kong bigyang diin ito sa ilang pagkakataon, sa maiksing panahon. Sabi niya, higit sa lahat. Higit sa lahat. Are you an American citizen, Filipino citizen, or anuman, whatever citizenship ikaw? Ang sabi niya, above all, higit sa lahat. Pinapahalagahan ko ang aking pagka-Filipino citizen. Pinapahalagahan niyo kung ano ang citizenship ninyo. Pero ang sabi niya, above all, higit sa lahat, you must live as citizens of heaven. At kung ikaw ay citizen ng langit, sabi niya, conducting yourselves always worthy of the gospel of Christ. You see? Kahap nung isang linggo, dahil halos kabisado ko po yung national anthem ng Amerika. Hindi naman kabisado. Pero alam ko po kung paano awitin. Inawit ko po yung kanilang national anthem. At nandoon po yung aking kaibigan na isang American. Siya ay isang kapitbahay namin. Sabi niya, hey pastor, paano mo nalaman yung aming national anthem? Sabi ko, kapag kasi nanonood ako ng boxing ni Pacquiao, ay naririnig ko yung inyong national anthem ng Amerika. Kaya unti-unti ay aking natutunan at inaawit ko na din. Sabi niya talaga, parang marunong ka na ding umawit ng aming national anthem. Sabi ko, marunong lang ng konti, pero hindi naman talaga ganon ka alam katulad ng aking pagkabisado ng ating national anthem. Ang point mga kapatid ko is, we might be singing songs, makalangit na awit, but our hearts ay baka hindi pa citizens ng langit. Our lips might be confessing na tayo po ay mga anak ng Diyos, pero baka ang ating mga puso, ang pagkatala ng ating mga pangalan ay baka hindi pa talaga sa langit. Mga kapatid ko, mahalaga yan. I can sing the national anthem of United States. I know how to sing a little bit of the Mexican national anthem. Pero hindi ko nga alam ang lingwahe ng American. Hindi ko alam yung perfect grammar ng mga Amerikano. Hindi ako marunong magsalita ng Mexicano, mga kapatid ko. But I can sing a little, I can speak a little, mga kapatid ko. Huwag naman po sanang ganun. We know a little about heaven, we know a little about God, we know a little about religious songs, but ang ating mga puso ay wala pa roon. Mga kapatid ko, napakasaklap. Napakasaklap. And so Apostle Paul says, conduct yourselves, behave as citizens of heaven. Tayo ay gumawi, umayos, lumakad, mamuhay na mga mananahan sa langit. Tayo ay mga citizens ng langit. Alam nyo, mayroon daw pong isang, ayon sa kwento ni Pastor Gayuba, mayroon daw pong ilongga na nagtanong. Sabi ay, paano nyo ako nalaman na ako ay ilongga? Is it the way I walk? Pero, is it the way I dress? Sabi niya. Pero alam nyo, nalaman siya na siya ay ilongga dahil sa kanyang pananalita. Mga kapatid ko, ang aking question, kumusta po ang ating lingwahe sa araw-araw? Whether you are a Filipino,
speaking Cebuano, speaking Ilocano, speaking Tagalog. Kumusta po ang ating pakikipagtalastasan? Ang atin po bang pakikipag-usap ay tunay na makikita natin na makalangit na paraan ng pakikipag-usap. The way we utter words, the way we speak words, yung paraan ng ating pagsasalita, yung paraan ng ating pong mga pananalita, are we still having those high-sounding words na nag-differentiate sa atin bilang ganito at yung iba ay mas mababa sa atin? Tayo ba ay very concerned sa ating grammar at sa ating words, but we are not uttering the gospel of Christ? Mga kapatid ko, nakikilala ang mga tao kung anong citizen sila, anong bansa galing sila sa pamamagitan ng kanilang salita. Mga kapatid ko, are we identified today na ang ating pananalita ay tunay na tayo ay papunta sa langit? Ang ating pananalita ay seasoned with salt, mga kapatid ko, na ito ay nalalasahan nila yung pagka-Kristiyano natin dahil sa the way tayo makikipag-usap. Or napakasungit nating makipag-usap na hindi nila nakikita na tayo po ay mga inhabitants, citizens ng langit. Alam nyo, mayroon tayong tinatawag. Alam nyo, ang ganda ng boses niya. Malaanghel na boses. What does it mean? Hindi pa nga tayo nakarinig ng boses ng anghel eh. Pero sinasabi natin malaanghel na boses. Because ang boses, we tend to imagine na ang boses ng anghel ay makalangit, malumanay, ano po, spiritual ang dating. Mga kapatid ko, maari po ba na ang ating mga pananalita ay ganun din po, mga kapatid ko, makalangit? Paano naman po ang ating mga gawi, mga kapatid ko? Kumusta naman po ang atin pong mga panukala? Are we really planning na tayo ay pupunta sa langit? Are we really behaving na hindi naman tayo taga rito? Alam nyo, mayroon pong ibinintang bahay, mayroon ng ibinintang sasakyan, mayroon pong ibinintang mga ari-arian, at alam nyo, ibininta nila ng mura, hindi na masyadong mataas ang halaga. At alam nyo, ang sabi, rush. R-U-S-H. Rush sale. Bininta ng mura. Bakit? Paalis na. Papunta na sa ibang bansa. Eh, anhi naman nila yan kaysa naman iiwanan lang nila. Eh, bininta ng mura. Kunti na lang ang binigay na pagpapahalaga dahil sila ay pupunta na sa ibang bansa. Kaya alam nyo, bininta nila ng mura yung sasakyan, ibininta ng mura yung bahay, ibininta ng mura yung lupa, sapagkat sila ay aalis na. Tayo, mga kapatid ko na mga Kristiyano, hindi magtatagal, aalis na tayo sa lupang ito. Bibigyan ba natin ng mas matinding pagpapahalaga yung atin pong mga ari-arian, yung atin pong kalagayan dito sa lupa ngayon, na atin na pong nakalimutan kung saan tayo tutungo? Mga kapatid ko, kung mayroong mga pag-uugali na maaari nating i-give up, kung mayroong mga paraan ng pamumuhay na kailangan nating iwanan, kung mayroong mga ari-arian na naghahadlang sa atin para tayo ay makalapit ng tuluyan sa Panginoon, mga kapatid ko, alalahanin natin, tayo po ay mga mamamayan ng langit at hindi po talaga tayo taga rito. Huwag tayong masyadong maghanap ng comfort dito sa lupa sapagkat hindi talaga tayo taga rito. Hindi talaga tayo taga rito, mga kapatid ko. Sabi ni Apostle Paul, "For our citizenship is in heaven." Ang ating pagkamamamayan ay sa langit, mga minamahal na mga kapatid. Nais kong sabihin sa inyo, again, paano ba tayo nagpapanukala? Paano tayo namumuhay? Paano tayo nagsasalita? Paano tayo nag-iisip? Anong paraan tayo nagpapanukala? Yan ay magpapakita kung saan ang ating citizenship, mga kapatid. Naniniwala po ako na kayo at tayong lahat ay nais nating makarating sa langit na bayan. In fact, when you and I accepted Jesus Christ, tayo mga kapatid ko ay nag-pledge ng ating allegiance sa ating Panginoon. Nag-pledge ng ating pong desisyon na tayo ay maging mamamayan ng langit, mga kapatid ko. And every time na atin pong hinihikayat ang mga tao, atin pong tinuturuan ng katotohanan ng Ebanghelyo ng Diyos, we are actually petitioning them na sila ay lumipat na ng citizenship.
mula sa makalupang citizenship, mga kapatid ko. Naalala nyo, may mga anak na nagpunta sa ibang bansa, mga magulang na nagpunta sa ibang bansa, and in the process of time, they found out na mas maganda ang kalagayan doon, and they started petitioning. Nagsisimula sila sa proseso ng pagpetisyon ng kanilang mga mahal sa buhay para sila ay makapunta na rin sa kinaruruunan nilang magandang lugar. Mga kapatid ko, in that same manner, mga kapatid ko, we have to tell others na mayroon pong lugar na tayo ay citizen na roon at nais natin na makasama sila. Conduct yourselves always worthy of the gospel of Christ. So mayroong tatlong bagay sa pagtatapos, mga kapatid ko. Paano ba tayo mamuhay worthy of the gospel? Nandyan lang din po, mga kapatid ko, sa talata. Ang number one, nais kong sabihin sa inyo, we conduct ourselves worthy of the gospel if we live our lives as citizens of heaven. Yun yung number one. Para sa aking pananaw, mga kapatid ko, ako po ay nag-zero in diyan na kung paano tayo mag-conduct na nararapat sa ebanghelyo kapag ka namumuhay tayo hindi lamang Filipino citizen, kung hindi tayo po ay namumuhay na citizen ng langit dahil sa gospel, dahil sa ebanghelyo na ating tinanggap. Hindi ba? Pagka ikaw ay tumanggap na ng pagka-citizen ng Amerika, you can go there anytime. Pero kung dual citizenship mo, you can come anytime. Mga kapatid ko, ngayon, I can tell you, ay katulad ng sinabi ng aking kaibigang pastor, maaring apat ang citizenship ninyo, pero nais kong sabihin sa inyo, yung iba ay pangsamantala. Ang pangmatagalan, mga kapatid ko, ay ang ating pagkamamamayan sa langit. Ano ang sabi ng talata, mga kapatid ko? Ang sabi ng talata, only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Alam nyo, mayroong isang nagsumulat, isang komentary, si John MacArthur. Sabi niya, ang ibig sabihin ng conduct, mga kapatid ko, ay galing sa salitang Griego na politeuomai. Yan ang sabi niya. Na ito ay ginamit sa Griego dito po sa talatang ito. In a single sentence, it comes from the root word polis or city, okay, which is earlier times usually referred to the city-states to which inhabitants gave their primary allegiance. Conduct. Politeuomai. Ibig sabihin, ikaw ay polis. Ibig sabihin, polis means P-O-L-I-S. Ibig sabihin ay syudad. Lugar. Ibig sabihin yung conduct, mga kapatid ko, identified ka as kung saang lugar ka. Sa Amerika, meron silang tinatawag na ganito ang pananalita ng mga taga-South, ganito ang salita ng mga taga-North, ganyan ang kanilang sinasabi. Ah, alam ko yung pananalita na yan, sa North yan. Paano nananagalog ang mga taga-Quezon? Naintindihan ninyo yan. Paano nananagalog ang mga taga-Cavite at mga taga-Batangas? Nakikilala tayo, mga kapatid ko. Kaya ang politeuomai, ibig sabihin, ikaw ay gumagawi ayon sa iyong pinanggalingang lugar o sa iyong citizenship. Kaya sinabi ni Apostle Pablo, conduct yourselves worthy of the gospel. So ang ibig sabihin, mga kapatid ko, ng politeuomai, mga kapatid ko, ay ang iyong paraan ng buhay ay nagpapakilala kung saan ang iyong pagkamamamayan. Bakit nagsasalita yan ng English? Galing kasi yan sa Amerika. Ay, kaya pala ganun ang salita. Akala ko yan ay Amerikano. Bakit hindi naman English ang salita? Ay, German po kasi yan. Ay, kaya pala. O, di ba? Nakikilala kung saan siya galing, saang lugar siya mamamayan. Kaya ang sabi ni John MacArthur, the verb carries the basic meaning of being a citizen. But by implication, it means being a good citizen, one whose conduct brings honor to that country. You see? Ang ating mga buhay, mga kapatid ko, bilang mga mamamayan ng langit ay magpapakita
na ating pinaparangalan ang ating Diyos na kung saan siya ang hari ng langit na kung saan tayo po ay mga mamamayan doon. Number two, mga kapatid ko. Ayan, ang sabi ni Apostle Paul sa Roma 12:2, mga kapatid ko, huwag tayong makikiayon sa sanlibutan ito. Okay? But be transformed. Dapat tayo ay magbago ng ating mga pag-iisip. Bakit? Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay hindi taga rito, mga kapatid ko. Number two, paano tayo, mga kapatid ko, mag-conduct worthy of the gospel? Ang sabi po dito ay, only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or whether I remain absent, I should hear that you are standing firm in one spirit. Nagkakaisa. Alam niyo, mga kapatid ko, ang mga anak ng Diyos ay dapat nagkakaisa. Ang mga Pilipino ay nagkakaisa. Alam niyo, mayroong awit noon, I was young, nung narinig ko, handog ng Pilipino sa mundo, mapayapang paraang pagbabago. Hindi ba yung people's power? Katotohanan, kalayaan, katarungan, maligayang makamit na walang dahas, basta't magkaisa tayong lahat. O di ba? Alam niyo pa yan? Handog ng Pilipino sa mundo. Alam niyo yan? Nais kong sabihin sa inyo, ang mga anak, ang mga citizens ng langit, they love unity, mga kapatid ko. At katapus-tapusan, paano tayo mamuhay, gagawi, worthy of the gospel of Christ? Ang sabi dito, mga kapatid ko, ay ganito. Yung last portion, only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or whether I remain absent, I should hear that you are standing firm in one spirit, yung pagkakaisa, one in mind, at ang sabi, by contending side by side for the faith of the gospel. Na tayo, mga kapatid ko, ay hindi lamang nagkakaisa, namumuhay sa makalangit na prinsipyo, loving and living in unity. Mga may namahal na mga kapatid ko, tandaan natin yan. Huwag nating kaligtaan na tayo po, bagaman mga Filipino citizens or American citizens or kayo ay nasa ibang bansa, pero nais mong sabihin sa inyo, above all, kigit sa lahat, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Kapag sinabing above all, ibig sabihin, ito dapat ang mas superior, mga kapatid ko. Bibigyan natin pagpapahalaga yung ating pagkamamamayan sa langit. Because yan po ay isang paraan na that we are conducting ourselves worthy of the gospel of Christ. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay, mga citizens ng langit. Let us give our allegiance to our Savior, our Lord Jesus Christ. Good morning po. Para po sa ating pagtatapos ay yes, you can comment below kung mayroon po kayong prayer request na isama natin sa panalangin mamaya. But sa ating pong pagtatapos, awitin po natin ang Heaven Came Down. My sins were washed away.
Salamat sa inyong paalaala. Patawarin niyo kami na kung minsan ang amin pong mga pagpapahalaga ay parabang nakatuon lamang sa aming buhay dito sa lupa. Ang aming mga atensyon ay parabang laging naka-focus lamang sa kung ano ang aming magagawa bukas at mga panukala dito lamang, Panginoon, sa libutan ito. You have reminded us today na ang aming pagkamamamayan ay hindi lamang dito. Kami po ay tunay na mamamayan ng langit. And help us to be inspired. Maging excited kami, Panginoon, araw-araw. Na amin pong masariwa sa aming mga isip na ang aming pagkamananahan dito ay pansamantala. So now, we are inviting you to govern us. Pagharian niyo ang aming mga puso at ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, ang aming community, Panginoon, ang aming mga iglesia, upang kaming lahat ay mamuhay na ayon sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus. Salamat na tutulungan nyo kaming magkaisa, tutulungan nyo kaming tatayo sa katotohanan, at tutulungan nyo kaming magsalita, magdesisyon, magpanukala, na aayon sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Diyos, nagpapakita ng aming pagkamamamayan sa langit. At tulungan nyo kaming magpetisyon ng iba pang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, na akayin sila upang makasama din namin sa lupang binubukalan ng pulot at gatas sa piling ng aming Panginoong Hesus. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid ko. Again, panalangin niyo po ang ating simple ministry na ito. You can share the video to inspire others, mga kapatid ko. That will be good enough na atin pong magagawa na tayo po ay magbahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng napakaraming mga mahalagang katotohanan, video o mga talata upang marami pong tao ang makaalam ng tungkol sa Panginoon at sila ay maging mamamayan na rin ng langit. God bless you all. This is my prayer.